Matapos ang isang taong pagsasaliksik at pagdidisenyo, higit 90% nang tapos ang hybrid solar-powered e-trike na inobasyon ng isang profesor mula sa Bacolod City. Narito ang buong detalye ng balita mula kay Jed Antenero. Mula sa isang ordinaryong electronic bike ay isa na ngayong hybrid solar-powered e-bike ang nagawang inobasyon ng isang profesor at pintor mula sa lungsod ng Bacolod na si Romel Cadigal. Sa eksklusibong panayam ng SMNA News kay Romel Cadigal, kanyang inihayag ang detalye sa likod ng kanyang inobasyong hybrid solar-powered e-bike. Okay, so e-bike, I bought that before mga siguro, that was 1.5 a year ago. Then after 6 months, yun, nag-try ko na i-innovate siya into a solar-powered vehicle. No? So, ginawa ko siya, then I'm using recycled materials. No? I do the fabrication, no? Nag-fabricate ako ulit. No? In order para ma-express ko rin ang aking hilig sa arts. No? Bilang isang contemporary artist, educator at environmentalist, nais ng profesor na maibahagi ang kanyang sining sa iba't ibang dimensyon kaya't nabuo ang nasabing proyekto. Ang kanyang pagiging tagapagtaguyod ng climate change at pagiging environmentalist ay iilan sa kanyang naging inspirasyon sa nasabing e-bike. So when it comes to inspiration, first is I am an artist, no, as I've said while ago. Then second, I am an advocate, no, when it comes to climate change. So I am a member before of Greenpeace. So siguro yon, in order for us to reduce our footprints, so we need to innovate, no? And as an environmentalist, one of my philosophy is we are here, no, sa mundo natin in order for us to make siguro not a big mark, no, but rather to live symbiotically with nature. Aniya, maraming benepisyo at kapakinabangan ang solar-powered e-bike kumpara sa traditional vehicles na kadalasang ginagamit ngayon. And this one is also a sustainable. In the sense na, yung say sustainable, for example, I'm using solar panel, mas madali siya ma-replenish yung energy. It's because nga, we are in tropical country, no? So it means every day may santa, no? While, if we are using this fossil fuel, so limited our resources, no? The mobility. Now, this is a small vehicle lang siya. So when it comes to mobility, madali siya or madali lang isa. And of course, when it comes to economics, no, you don't have to go to gasoline station, no, tapos magpagasolina or what. So you're just using the energy coming from the sun. So pwede mo siya gamitin whether naka-park ka or naka-transit. So continuous yung charging niya basta may sun lang. So the limitation is if you have question, for example, sir, paano pag umuulan, no, pag walang araw. So you have option also to charge your vehicle because this is a hybrid electric solar powered vehicle siya. So may mga charging port tayo. You have option to charge. Sa kanyang inobasyon, inaasahan ni Romel na magiging bukas ang publiko, lalo na ang mga kabataan sa paggamit ng renewable energy. Para sa Pilipinas Kong Mahal, ito si Jed Antenero, SMNI News. Subscribe to SMNI News Channel and turn on notification button for more news updates. This is SMNI News Channel, Truth That Matters.